Hi! What's up? What's up, mga kachikahan? Andito na naman tayo sa aking Facebook page, ang Pinay Travel RN. Yun nga po pala, maraming salamat doon sa mga bagong nag-like ng aking page. At saka, sana po patuloy nyo pong panoorin yung mga videos, kahit po mga nakakwenta-kwenta. Pag naboboring po kaya yan, panoorin nyo lang po yung mga videos ko. Tapos, pasubscribe na rin po sa aking YouTube channel para ano, para masaya. Ano bang pag-usapan natin ngayon, mga kachikahan? Kasi siguro, ano, pag-usapan natin ngayon tungkol sa ano, sa dialysis nurse. So, sa dialysis nurse, dalawa pong klase yan. Meron pong tinatawag na acutes at saka meron tinatawag na, ano, na chronic. Yung chronic po yun yung mga nasa clinic. Ako po, nagtatrabaho po ako sa acutes. So, ako po na-assign sa mga hospital. Ang hospital po na hawak ko ngayon, tatlo. Pero, since yung isang malaking hospital and mas marami yung buhos ng dialysis patients doon. So, most of the time, doon po ako naka-assign. Yung ibang, yung dalawa pang ospital, hindi ko pa napupuntahan kasi ano pa, wala, low census. Ibig sabihin, wala pong masyadong dialysis nurses, dialysis patients doon. But anyway, yun yung kaibahan, yung acutes at saka chronic. Nakapagtrabaho rin po ako sa chronic setting dati bilang tech. Tapos, nung naging nurse na po ako, nagtrabaho ako doon. Siguro mga 6-7 months nung naging nurse na ako. Ano, feeling ko kasi mas stressful lang ano, ang chronic. Kaya saludo ako doon sa mga nurses na nagtatrabaho sa chronic. Dialysis, grabe, ang gagaling nyo, nahahandle nyo yung pressure. Hindi kasi kung maano sa ano eh. Kasi sa chronic po, apat po yung pasyente nyo. Hindi, apat na po. Four patients. So, sa isang nurse, dito sa chronic ah, sa isang nurse, apat yung pasyente mo, meron kang section ganon. Yung isang section na yon, apat nga na chair, ano? Dalawa dun sa may bandang wall, dalawa dito sa kabila. So, magkaharapan. Pero distansya pa rin. Wala pang COVID nung araw, talagang yung distancing nga, ganun din. Siyempre, parang yun na rin ng way mo para i-keep yung kahit papano meron silang sariling yung space. O, yun, yung sarili nilang galawan. Ngayon, dun sa chronic ko, natatandaan ko nung pumapasok yata ako, alas 4. 4 a.m. or 4:30 a.m. Hindi ko na matandaan, 2010 pa yun, 2011. Nakalimutan ko na. Basta, ano, madaling araw. Kasi sa set up mo yung water system, make sure na okay, na disinfect na lahat-lahat, malinis, na test lahat ng machine, okay siya gamitin bago mag-dialyze ng mga pasyente. At yung mga pasyente, most dun sa chronic time, ang pinakamaaga yata ang pasyente ng isang clinic ay 5:30 a.m. Kung matandaan, 5:15 o 5:30 a.m. Tapos, bawat pasyente, depende yan sa number of hours ng treatment nila. May mga 2 hours lang. Most of the time, yung 2 hours treatment na yun, sa ano yun eh, sa hospital yun, pagkabagong lagay ng mga CVC line, mga ganon. Pero sa clinic, normally yan, 3 hours and 15 minutes, 3 hours and 30 minutes, merong may 4 hours, 4 and a half, o kaya 4 hours and 45 minutes. Yun yung pinakamatagal na treatment na natatandaan ko dun sa clinic. Siyempre, bawat silya, may naka-assign doon na pasyente. So, kanya lang yung chair na yon, unless merong pagbabago, merong basta may mga factors din na nagbabago. Pero, normally, yung chair na yon, pag naka-assign yung isang ano doon, dialysis patient, kanya yon. So, pag natapos yung treatment time niya, linisin mo yon, disinfect and stuff like that. So, pupunasan mo yung bleach wipes o meron silang, ewan ko kung anong wipes ang ginagamit nila. Pero,
kung bleach wipe yan, ah, may make sure nila talagang malinis bago dumating yung susunod na pasyente. Siyempre, i-set up uli yung machine, i-test nila uli. Tapos, siyempre, iba-iba yung personality ng mga pasyente sa clinic. Merong mga pasyente na gusto ko si Nurse A ang mag-i-stick sa akin. Oh, gusto ko si yung tech na yun ang mag-i-stick sa akin. Minsan i-ano kanila, ayoko sa iyo, hindi kita type. Mga pero yon, ako naman sa acute ako. Sa hospital iba dahil katulad ako, COVID patients usually ang na-assign sa akin. So, automatic yun, one-to-one bedside ang ibig sabihin. So, hihilahin ko yung makina. May dalawa akong makina. Meron tinatawag na RO na machine, yung reverse osmosis. So, doon kinukonekta yung CP water, yung sa may gripper, doon kinukonekta. Tapos, yung makina yun na yung nagpifilter, ganyan-ganyan. So, tapos, meron pa isang malaking makina, yung tinatawag na hemodialysis machine mismo. Ay, may iba-ibang klase yan. May mga Fresenius 2008, HKT, Braun, Dialog. Dami, iba-ibang klase. But anyway, yung hemodialysis machine na yon, i-connect mo yon sa RO machine. Tapos, pag na-test ang machine, okay na siya lahat. So, i-connect mo na siya sa pasyente and stuff like that. Usually, meron kayong reporting ng primary nurse at saka ikaw. Kasi kailangan mong malaman ano ba ang latest status ng pasyente, ano ba yung mga medications na dapat ibigay during dialysis, tapos ano ba yung mga dapat mong malaman bago i-dialyze yung pasyente. Kasi unang-una, importante dyan, dapat babantayan mo yung blood pressure nila, yung vital signs nila. Tapos, of course, sa pinakamahalaga dyan, dapat malaman mo yung potassium, kung ilan yung potassium level. Kasi doon mo i-base yung kung anong bath, tinatawag na bath, kung anong potassium bath ang dapat mong gamitin. So, depende rin yung sa order ng doktor. Yun nga lang, ang kaibahan ng sa chronic kasi, pag pumasok ka ng alas 4, alas 5, kung anong oras ka man pumasok, pag uwi mo, uwi ka na, wala ka ng wala na, okay na, tapos na yung araw mo eh. Sa acutes, iba. Yun nga, yun na sabi ko sa dati kong video, pagka naka-schedule ka na maging on-call, pagka merong stat emergency dialysis na kailangan mo i-dialyze, kahit naka-clock out ka na, kailangan mo uling bumalik sa hospital na yon para i-dialyze yung pasyente. Yun, doon po yung kaibahan niya. Tsaka nga po pala, maidagdag ko lang, sa chronic ngayon, hindi ko na alam kung paano sistema since nagkaroon nga tayo ng pandemya ngayon. Hindi ko na alam kung paano yung pag-aano nila ng mga pasyente. Yung kinuwento ko, yun noon pa nung 2010, 2011 pa pagdating sa chronic setting. Yun yung kaibahan niya ngayon. Sige po, maraming salamat po sa panonood po ng video na ito. Sana po ay mayroon kayong natutunan sa aking video at maraming salamat sa pag-like ng aking page at sana po pa-subscribe na rin po sa aking YouTube channel. Sige po, ingat po kayong lahat. Sige po, bye-bye po.